Pinansaga ng Bulacan bilang pinakamadugong lugar sa kampanya kontra ilegal na droga. Base ito sa report ng human rights group na Amnesty International. Agad namang pumalag ang PNP at Palacio sa nasabing report. Umaaksyon si Greg Gregorio. Yung pong research ngayon ng Amnesty International ay nag-focus sa Bulacan, sa Central Luzon, na ngayon ay tinatawag na the country's bloodiest killing fields. Ganyan inilarawan ng Amnesty International Philippines ang Bulacan. Base raw kasi sa nakalap nilang datos, 2,500 nasawi sa drug operations ng PNP sa Region 3 ay mula sa Bulacan. Pero hindi raw ang numero ang basehan ng bansag nila. The numbers really don't matter anymore. The most important finding of the report is that the buy-bust, nanlaban or fought-back narrative is copy-paste or is a template and cannot be believed. Base pa sa datos ng PNP na nakuha ng Amnesty International, nasa 6,600 na ang nasawi sa war on drugs mula July 2016 hanggang May 2019. Ayon sa grupo, bibigyan nila ng kopya ng kanilang report si Pangulong Duterte at ilang sangay ng gobyerno. Umaasa silang magkakaroon muli ng mga pagdinig tungkol sa extrajudicial killings lalo na sa Senado. Pero apela nila, huwag sanang lumahok dito si dating PNP chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa. Out of decency, he should inhibit himself if there is such investigation. Thank you, sir. And propriety, he should inhibit himself. Wala pang tugon dito si De La Rosa, pero si PNP chief Oscar Albayalde umalma sa pahayag ng Amnesty International. That is stereotype already, no? At saka tuloy-tuloy ba ngayon nga wala nga report sa Bulacan eh, no? And it's not only probably Bulacan. Remember, yung campaign natin against illegal drugs is nationwide, no? At hindi pinramis natin sa Filipino people yan, that we will not relax, we will not relent. Kasabay nito, nanindigan ng Palacio na hindi dapat nangihimasok ang ibang bansa o organisasyon sa mga isyu ng Pilipinas. Kaugnay ito ng rekomendasyon ng bansang Iceland sa United Nations Human Rights Council na imbestigahan ang war on drugs ng Pangulo. Tinawag din ng pinuno ng Presidential Human Rights Committee na unwarranted, improper at abusive ang hakbang ng Iceland. Dapat daw sumunod ito sa complaints procedure ng konseho. Sa gitna naman ng mga batiko sa kanyang war on drugs, hindi pa rin natitinag si Pangulong Duterte. Now, if you are a president and you are afraid to kill or be killed, better pass it on to somebody else. I'm addressing myself to the human rights, international, local, or barangay. Sinasabi ko sa inyo, huminto kayo. Pag hindi, talagang iiritan ko kayo. Umaksyon, Greg Gregorio, News 5.